ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang mga eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. Isang tao ang may dalawang anak na lalaki. Ang wika ng bunso, "Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko." At binahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. Taglay ang buo niyang kayamanan at dooy nilustay sa lahat sa di wastong pamumuhay. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, "Ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa. Samantalang ako'y namamatay ng gutom dito, babalik ako sa kanya at sasabihin ko, 'Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo.'" At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanawan na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, "Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo." Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila. "Madali, dalhin ninyo nito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinatabang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya sapagkat namatay na ang anak kong ito. Ngunit muling nabuhay, nawala. Ngunit nasumpungan at sila'y nagsaya." Ang salita ng Diyos. Pagsasadiwa. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, or minsan pa nating binasa o narinig, ang talinghagang ito ng alibughang anak. At sa dinami-dami ng mga maaring pagnilayan, anyayahan natin ang ating mga sarili upang pagnilayang saglit kung bakit binanggit sa simula ng mabuting balita ngayon ang sa isang banda, ang mga makasalanan at mga maniningil ng buwis. At sa kabilang banda, ang mga Pariseo at mga dalubhasa sa kautusan. Ito ay upang ipamukha sa mga makasalanan at mga maniningil ng buwis na may pagkakataon pang inilalaan upang sila ay makapagsisi, at sa mga Pariseo at mga dalubhasa sa kautusan na huwag silang maging kampante sa kanilang pagkamay kapangyarihan. At bukod sa grasya ng Diyos na hindi magkukulang sa mga magpapakumbaba sa kanyang piling, ang tao'y nag-iisip-isip ukol sa ginawa niya. Mahirap ang taong hindi pinaginilayan ang buhay niya at waring sadyang walang nais patunguhan sa buhay. Malinaw na nagkamali ng ngunit ayaw pa rin talagang magbagong buhay.